Hello, hello, hello. Welcome back ulit. Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay hindi gumana yung mic natin. Kaya nag-voice over tayo. Ayan, oh. Ikita, naririnig nyo. Wala kayong marinig. Kasi nawala yung sounds natin. Ayan, ang gagawin natin ngayon ay update sa mga basura na tinatapon dito sa pabahay, dito sa St. Mary Magdalene, dito sa Balay, Malainin Bago. At ayan, nakikita nyo yung isang sako na yan, basura yan. Itong lugar na to, talagang napakaraming basura. At yung nakakalungkot lang, gawa ng nawalan po ako ng sounds dito, kaya kailangan natin mag voice over. At yan na nga po yung mga kabahayan na yan. At dito sa lugar na to, ito yung famous na may talipa pa pagdadating ng hapon, yung highway na yan. So yung nakikita nyo, mamaya yung hapon, puno na yan ng mga nagtitinda dyan. Kaya ang siste, itong kabilang side, napupuno na rin ng basura, mga kung ano-anong basura, plastic, plastic cup. So ayan, sari-sari na. At sana yun na magawa lang ng paraan na hindi na mas madagdagan pa yung mga basura na itatapon dito sa mga bakante pang bahay, yung mga wala pang mga beneficiary o wala pang na-relocate na mga Pilipino. Yung shoutout daw kay Kuya, nawala ng sound. Ayan, dahil wala tayong sound, sabi ni Kuya, shoutout daw sa mga tricycle driver kasi hindi gumana ang ating mic. Kaya Kuya, maraming salamat sa iyo. At isa sa mga supporter natin, masugid nating supporter si Kuya. At shoutout nga daw sa mga tricycle operator and driver dito sa mga pabahay, dito sa may mga, dito sa Malainin Bago, Naik, Cavite. At yun na nga. So, nilipat natin para mas makita ninyong mas maayos yung mga basura, hindi yung mga bahay. Mga basura, Diyos mo, ano ba ito nangyayari dito? At yun, kikita nyo yan kung gaano karaming basura na itinapon dito sa pabahay na ito, dito sa may Balay. Ang tawag dito sa petition nito ay St. Mary Magdalene. So, kamukha siya doon sa may Farkstone. At ayan, makikita nyo yung kalsada niya, ginagawa na ng impakan ng mga basura talaga. So, yung tumpok-tumpok yung makikita natin. So, sana naman sa mga tao, kung sino man yung mga tatapo ng mga basura o nagbababoy o ginagawang basurahan itong mga bahay na bakante pa na wala pa mga beneficiary, huwag naman ninyong gawing tapunan ng basura. At yan, oh. So, mga plastic cup ng mga produkto, kung ano man yan na mga binibenta, at ito yung mga nagiging tapunan ng basura. So yung kabilang side kasi nito, ito yung famous yun na lugar dito sa may St. Mary Magdalene, sa may Balay. Yan o, yung highway na yan. Pagdadating ng hapong puno yan, yung kabilang side na yan, na mga nagtitinda. So ang nagiging siste, hindi ko naman sinasabi na sila, pero siguro, at ayun o. Kasi nga makikita natin mga plastic cup, mga plastic, doon na mga pinaggamitan sa mga paninda, tulad ng pagkain, kung ano-ano man na pagkain, tapos mga plastic, mga handle plastic yung may hawakan. At ayan, napupuno ng basura talaga yung pabahay na to. Kung hindi ito maagapan o kung hindi ito maano, sadya talagang baka bukas makalawa champak na yung mga basura na natambak dito sa pabahay na to. So ayan, meron nga nga siyempre kahit papaano naglilinis at sinusunog yung mga basura. Pero siyempre hindi naman lahat, yung ibang party lang. At ito si Nana, yung masugid na tagalinis. Ayan o, sinasabi niya nga hindi siya nakakapaglinis, pero doon sa lugar nila kung saan siya nakatira, nalilinis niya. Pero ito dito sa may lugar na to, kung saan tayo naroon, hindi naman na siyempre nililinis.
ayun, nakikita natin mga basura. So shoutout kay nanay kahit papano, minimindi niya, pero sabi niya, susubukan niya nga daw linisin yung lugar na yan. At yun nga lang, sa kasamang palad, medyo nawala lang, hindi medyo, nawala talaga yung sounds yung ano natin, video natin, di gumana yung ating mic, nag-malfunction. So meron namang ibang block na talagang walang basura katulad dito sa kabila. Kasi diyan nagtitinda yung mga tao pagdating ng hapon. Malinis naman, di ba? Pero pagdating dito sa kabila, ayan, oh. Ayan yung makikita natin. Kung sa kabilang side ay malinis ng mga pabahay, dito sa kabilang side, dito naman napuno ng basura. So ano bang dapat natin gawin dito? Eh dapat siguro linisin natin at yung mga basura natin itapon naman natin sa tamang tapunan. Nang sa ganun hindi naman tayo makapagkalat sa mga kapitbahay natin. Okay, kita niyo yung kabila, di ba? Linis. Ang linis diyan. Pagdating dito sa kabila, yan, puno ng basura. Pero may mga lugar pa rin sa kabila na talaga nga may mga basura pa rin nga itinatapon lang. So ayan, pasala natin kabila. Ayan o, kikita nyo. At yung pa, may isang sako pang basura din. Ano ngayon ang mangyayari doon? Ayan, balik ulit tayo dito sa kabila kung saan nagiging basurahan yung mga pabahay. Kikita niyo yan? At ayan, lapitan natin yung mga mga biyahero dito. So ayan, shout out kila kuya, oh. Tropang tricycle driver dito sa may pabahay, sa may Pinberry Magdalene. Shout out sa kanila at ito yung kanila pinaka terminal, no? Terminal. At yung kanilang mga pampasadang tricycle. Okay, shout out kila kuya. So ayun po kuya, salamat sa inyo. Thank you po. Sige, sige, ayun po. Wala pa tayong sticker dyan? Wala pa po sticker eh. Del UTV kuya. Del UTV. Ay, shout out kila kuya. Del UTV? Del UTV. Sige, ayun. So ayun po. Okay, sige po. Sige po, salamat. Shout out kila kuya yung mga sweet lover. Mga sweet lover na, mga tricycle driver. Sweet lover. So yan, dito sila. Okay, sige kuya, salamat. Pinopromote ko yung basura dyan. baka bukas baka lang, malinis na. Handa po namin yan, okay, maglalagay. Kamera nito, asalari. Ah, ganun ba? Kamera naglilinis talaga nito, ako sabit eh. Ah, sige, thank you kuya. So yun, shout out sa mga taga yung mga tricycle driver na ayan, oh, dito sa mismo sa loob ng pabahay dito sila naka-terminal. So syempre ang dami na kasing pasahero dito, dami ng residente at di ba? At para na rin sa kanilang pangkabuhayan. So dahil halos siguro mga 100% na bahay dito, mga 90 or 80%, 70%, mga ganun. may mga tao na o may mga resident na o may mga pamilya na. At yun, ito yung naman yung lugar dito. Pero dito lang talaga, sa side na to. At dun sa kabilang side, malinis kasi dyan nga sila naglalakad. Pero yung tapat ng highway na to dito sa kabila, ayun, nabubulo ng basura. Ayan, plastic cup,
kung ano-ano ang mga basura na dito na lang tinatapon. Diba? So, ano kayang maganda sa palagay ninyo para hindi mapuno ng basura itong pabahay dito sa May St. Mary Magdalene? Kasi siyempre, pagka tumagal pa, nang ganito to, mas dadami ng dadami yung basura na wala akong nag-aasikaso kung ano yung gagawin. So yun yung content natin, ito yung video natin tungkol sa basura dito sa pabahay, dito sa Mission Ferry Magdalene. At sana masolusyonan, magawa ng paraan na hindi na dumami yung basura na ito, matanggal. Siguro, kasi siyempre yun, oh, mga plastic cup, mga plastic, kung ano-ano pa, nanggaling yan dun sa mga nagbebenta na kung ano-anong pagkain o ng mga binibenta. O lipat natin para mas makita ninyo baka. So ayan, oh, diba? Puro mga plastic cup yan na pinaggamitan para dun sa mga panindahon nila. Oh, sama kayo sa video ko, ha. Shout out kaway-kaway. Muntik pa kayong maano, sumimplang. Okay. So ayun, yung update natin ngayon dito sa May St. Mary Magdalene. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga videos na in-upload natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi sa hello. Shout out kila ate. At hindi sa bahay yung update natin ngayon. Ang update natin ay sa basura na tinatapon ng mga residente. Diba? O mga residente talaga, isa na rin ako na nagtatapo dito sa lugar na to. Sa mga bahay, napakanti pa, lalong-lalo dito sa May St. Mary Magdalene area. Okay, so yun, shoutout, sana malinis natin, magawa natin na hindi na dumami pa yung mga basura na yan na itinatapon sa mga pabahay, sa gilid ng pabahay. Okay? Dito sa May St. Mary, particular dito lang sa May St. Mary Magdalene. No, kasi ito wala pang mga tao, eh, mga bakante pa tong bahay na to, eh. Okay?